This is again Dr. AP Santua. We would like to answer one problem encountered. We have the following graph. Fx is equal to x squared plus 3x plus 1. There is a graph corresponding to this equation. So this is a function and the graph looks like this according to the problem. According to the problem. So this graph is y is equal to fx. Because of this, we already know, alam na natin na ito yung x at ito yung y. Okay? Kasi nakalagay dito sa drawing eh, y is equal to fx. Oh, fx ito. Okay? So, origin. So, may nakasulat dito sa graph na given. Given ito ha, given. Nakasulat, 0.2. So, meaning, x is equal to 0.2. This is the point. And then, this is the height. Okay. Another given is x equal to 0.3. So again, if this is the value of x, the value of y is this one. Okay? And in the given problem, it is graphed like that. Okay? So, pakita ko lang ha. Pakita ko lang. So, yan kasi yung nakasulat dun sa problem ha. O, ganyan, ha? Ganyan. Parehong-pareho lang ng sinulat ko. Okay? Ganyan. Okay? And, the question is, what is the area? Okay? What is the area? Yun ang question. What is the area of this? Okay? Rectangle. So, napakadali lang po nyan. Pagka ganyan na nakita nyo, kitang-kita nyo naman, ha? Yung x is equal to 0.2. Mula dito sa point na to, papunta ron. Yun yung value ng y. Pagka yung x is equal to 0.3, galing dito, hanggang doon. So, itong height na to, ibig sabihin ito, ito ay y is equal to f x. Yung x natin is 0.3. Okay? 0.3. Ganito katangkad ang makikita. Pero, hindi naman yan ang tinatanong itong shaded graph. Okay? So, dapat ang gagamitin natin ito. Kasi, ang tanong nga ano daw yung area ng rectangle? Ano yung area ng rectangle? So, ito yung rectangle. So, ito yung ating dapat na masagot. Y is equal to fx, which is equal to 0.2 dapat. So, yan yung height. At gaano kalayo ito? Kasi ang rectangle, ang area ng rectangle is base times height. So, ano yung base? Ano yung base? Ito yun, base. So ang height natin, ito na yan. Halimbawa, numbera natin. Ito ay y1. Ito ay y2. Okay? Numberan lang natin. Ito yung y1. Ito yung y2. So, alin ang gagamitin mo na height? Ito o ito? Kitang-kita naman yata yan. No? Kitang-kita natin na ito dapat gagamitin na height. Kasi yan yung tangkad. Yung tangkad ng rectangle. Tama ba? So, meron na tayong height, which is y1. So, y1 ang dapat nating gamitin. Yung x is equal to 0.2. Okay? Ano naman yung base? Ito yung base. Ganong kataba ito? Napakadali lang yan. From 0.2 to 0.3, ang base natin is 0.3 minus 0.2 is equal to 0.1. Okay? So, paano makuha ito? Para ma-multiply, maging area. Kailangan natin makuha ang y1, which is equal to this one. No? So, ito yun. Diba? Y is equal to fx, yun daw. So, yung x, palitan natin ng 0.2. You know, yung x,
palitan ng point 2, point 2. Yun, ganun lang kadali po yan. So, palitan natin lahat. What is that? Palitan natin ng point 2, point 2, point 2. Ano mangyari? Point 2 squared. What is that? Say, plus 3 times point 2 plus 1. So, yan na po yan. Okay? So, ano mangyari? Ang point 2 times 3 is 0.6. Okay? Plus 1 is 1.6. Ito naman is 0.2 squared. Magiging 0.04. Yan. Okay? 0.04 plus 1.6. Ilan lahat yan? 1.64. Okay? So, 1.64 ang height. Meron tayong height. Meron tayong base. So, area. Ano na area natin? Ito yung height natin. Ito yung height natin. Ito yung base natin. So, mumultiply lang natin yan. Base times height. O, base. What's the color of it? 0.1. Yun yung base natin, ha? Oh, it's a rainbow color. So, yan yung base. Ito naman yung ating height. Okay. 1.64. And therefore, ang area natin is, multiply itong dalawa, multiply mo, magiging 0.164.